Hello guys, ito na naman tayo sa isa na namang shoutout session, shoutout video. So, sa mga nagpapa-shoutout, ito, nakalista na yung mga names nyo rito. Hello, kumusta? Kumusta na mga ibon natin? Balita. Hello guys, good news. Ito yung ating pinagpapares na inbreed. Namamaris na yung cock. Tsaka yung nanay niya namamaris na rin. So, tinatry ko lang silang pagsamahin pero hindi ko pa sila pairing talaga. Natry ko lang kung magiging ano sila, mutual. Kumbaga magkakaroon sila ng MU. Kumbaga sa tao, mutual understanding. So, pipigilan ko yan sila magmate. Kasi hindi pa sila talaga ready. So, mag-iisang burga pa tayo, guys. Tsaka natin i-apply yung breeding program natin. So, hindi basta-basta na bi-breed, guys, ano? Basta ito, tinetesting ko lang. Kung, kasi nakaraan, ginugulpi niya pa yung hen. So, ito, meaning to say, okay na siya, okay na sila. Kumbaga, accepted na sila. Napares na sila talaga. So, hindi ko sila hayaang mag-mate, guys, ito. Pipigilan ko yun sila. Yan. So, sinasabi ko lang sila, guys. Yan. Magandang motivation yan sa karera. Pero sa breeding, testing ko lang yung compatibility nila. Sabihin, nakita nyo naman, guys, kanina, gusto nang sumampan ng lalaki. Pinigilan ko lang. So, magandang sinyalis yun. Ito sa pangalawa, pinagsama ko na rin sila. Pero ganun din, same lang. Chine-check ko yung compatibility nila. Kung magbubugbugan ba sila o... Yan guys, yan yung mga kondisyon na nating mga ibon. Yan, hindi sila nag-aaway nga. Sa taas kasi guys, ano na to? Sumagot na yung hen. So, waiting na lang talaga to na pag-pair ko sila. So maybe next month preparing tayo. Yan, simple lang yan guys. Maganda rin talaga yung meron kayong cage na ano, pang-pairing. Mahirap kasi mag-pairing pag wala kang cage na pwede mo silang paghiwalayin, pwede mo silang pagsamahin. Malaking bagay yun guys. Tulad dito sila oh. Nagugulpihan to eh. Ngayon hindi na sila nagugulpihan. Pero hindi ko pa rin sila hahayaang magkasama. Kasi hindi, gusto ko sabay-sabay ang breeding. Para yung anak nila, hindi, ano, iba-iba ang age. Magkatalo man yan, ano, konting diferensya lang guys. Yan, iwalay pa rin sila. So dito, tatlong pares. Swerte na guys yung mga bibiyayaan nila. Mag-out ako ng mga anak nila dito. Kasi ayoko magparami ng summer. Kasi usually summer, maliit lang ang price niyan. So, mag-out tayo ng mga... Pero dito sa inbreed reason, baka hindi ako mag-out nito. Baka i-keep ko lang muna sila. Malay nyo lang, baka mag-out tayo. Pero, ito kasi ano to eh. Mag-ina. So, ito yung nanay, direct pang race, so mayroon pang personal bond. Tapos ito yung naging anak nila sa akin, unang anak. So, yung kapatid nito, lumalaban ng north sa taas. Si 1-0, Loobin, maka-derby siya. Bukas, loading namin ng last lap. Last lap ng pan race. Tapos, first lap ng open race. Moving on tayo, guys, dito sa ating second cage. Ito, Taiwan pair. So, ito yung mga matatapos lang ng maglugon. Yan. Kanina pinakita ko sa live ang ganda ng mga ano nila, ipot nila guys. So tingnan natin ang ipot ha. Yan. So pag nagbi-breed kayo guys, babantayan nyo yung ipot ng ibon. Kasi wag nyo yung pagpaparisa ng ibon pag may mga dinadamdam sila. Sayang lang yung maliit yung percentage tulad yan guys ng ganda ng mga bilugo. So yan, sasayangin nyo lang yung panahon. Kasi hindi magiging healthy talaga yung
pagiging anak nila. Dito rin sa cock. Ito yung cock, guys. Yung dumi ng cock. So, parehas Taiwan yan, guys. Pure Taiwan pair. So, ito yung mga una kong sinundar na ibon. Tapos, dito naman sa baba. Si Paul Zion. Ito, pandiin na natin to. Ito, Paul Zion cross Taiwan din. So, may line din ng Taiwan. Makakross sa Paul Zion. Hindi natin yung dumi niya. Yan, guys. Maganda to. Napapansin nyo, may mga down feathers. Yan, ito yung sariwa ng dumi. Yan, may mga kulay brown. Yan, mga sariwan dumi yung ito, may kulay green. So, itong kulay green, baka matagal na to. Pero ito, sariwa. So, maganda yung digestive nila, guys. Ito, may mga down feathers din. Ito, may down feathers din. Check natin yung ano, kabila. Ito, si Bastin. Ito, guys, si Bastin from Emerson Lopez ng Capcom. Yan. Gandang ibon niyan, guys. So, off color. Sana tumira. Tignan natin yung mga dumi nila. Ito, maganda rin, guys. Ito. So, buong-buo, guys, yung mga dumi nila. Yan. Bilog. Ito, maganda rin, guys. Bilog na bilog. Parang, ang typical na magandang condition talaga yung gaholen. Pero kung di maabot yung gaholen, at least buo. Walang sabaw. Yan, mga ipot nila, guys. So, merong green. So, depende sa kinakain nila, guys. Pag kulay green yung dumi nila, more on, nakakain sila ng palay. Pag kulay brown naman ang dumi nila, more on, nakakain sila ng mga peas. Mga red peas, brown peas. Yan. Ito kasi mga peas yan, eh. Tsaka sorghum. So, kung ano kinakain nila, yun din ang kulay ng dumi nila. Most likely. So, dito naman sa pangatlong pair, ito yung pinaka first pair kung tawagin ko. Ito yung nag-produce sa atin ng second overall, unknown line. So, ang kwento lang nito, guys, ito yung hen, yung dumi ng hen, yung mga bilog-bilog na rin. May mga down feathers din. Yung mga bilog-bilog, guys, ito sa riwa. So, yun yung babantayan nyo, guys, pag nag-breed kayo, yung dumi ng mga breed nyo. So, hindi pa sila naka-pairing. Share ko lang sa inyo, guys, yung ano ko. Yan, tinan nyo, guys, ang ganda. Ito sa cock side. So, unknown line lang sila. Kasi hindi ko alam yung linyata. Pero ibig sabihin, matindi ang mga linyata nito kasi sa limang anak nila, tatlo nag-derby, dalawa ang nag-finisher. Tapos yung isa nag-produce. Yung isa yung pinaka-winner ko. Second overall. Masbate race. Sa Masbate, pang 7th siya. Tapos sa Invitational, pang 8th. Tapos overall, second overall siya. So, baka magdagdag pa ako ng ilan. So, kasi dito sa baba, ano to eh, injured. So, baka maglagay pa ako ng dalawang pares pa, pipili tayo. Para marami din tayong may out. So, ano lang to, off-season breeding. Ang breed, bali isang clutch lang ako rito. October, November. Yan, isang clutch lang. Tapos by December, break sila. Tapos yung isasalang ko naman yung mga nandito. Yan, mga nandyan. By that time sigurado ako, okay na sila. Okay na itong mga nandito. Tapos na molting. Kasi ngayon, nasa, nag-molt pa sila eh. Ito si Mariano. Yan, si Mariano. Almond. Yan, magandang ibon niyan, guys. Maganda hipon niyan. Tingnan niyo, bilog na bilog na yung butsi niya, no? Kaya yung pinaka-astig dyan, eh. Sa baba. Pag kumakain siya, talaga ang nauuna. Ito ang the rest of our cock. So, huwag niyong kalimutan supportahan, guys. Ano, mamaya magka-shoutout ako sa pagkatapos ng video na to. Yan. Ito naman, hand side. Ito naman yung pares ni... Ito si Goke. Goke Milucci. Yan yung Goke Milucci. So, ang ano niyan, ang history niyan, kapatid niya mismo. So, parehas ang pairing, magulang at ano, magulang
ang inanak, kumbaga kuya niya, second Tacloban. So maganda pinakita sa Tacloban itong kapatid niya mismo. Okay guys, ito yung kapares niya. So pinaraffle natin yung tinamaan ng isa nating winner. So okay guys, that's it for tonight. Salamat sa Diyos. Sa isa namang pagkakataon makapagbahagi sa inyo. Ito ang ating summer race breeding pair. Moments later. Hello guys. Ito na naman tayo sa isa na namang shoutout session. Shoutout video. So, sa mga nagpapa-shoutout, ito, nakalista na yung mga names nyo rito. So, muli, sana ingatan kayo ng Panginoon kung nasa man kayo. Tsaka sa mga nagpapa-shoutout guys, lagyan nyo ng maganda lagyan nyo ng ano, ng lugar. Kasi minsan magkakaparehas ang pangalan, baka may pangalan sa inyo, baka yun naman shoutout. Pero wala problema naman, you know? Type nyo lang yung ano nyo, tsaka yung mensahe nyo kung ano yung gusto nyo parating para mapanood ng mga kalapatidis natin. So ito, umpisa natin kay Adrian Alejo, AUA Lof, so from Valenzuela, Guarpa. Adrian Alejo, shoutout sa'yo brother. Kay Aldrin Robles, yan, sana matry natin yung line ng Bio Pigeon kung titira ba sa loft natin o hindi. So wala namang ibang pag-test ng kalapate kundi yung pagkakarera. So hindi porket kung saan siya kinuha, titira na ang ibon din. Kahit saan mo siya kinuha, kahit Jaime Lim, Egayap, Jerry So, Victor Lim, yung mga line na yan. Pakito mo, pare-pares lang yan guys, susubukan pa rin natin. Okay, sa karera, magkasalita ang resulta. Kay Sarah Bartolo, shoutout sa'yo sis. Kay Malo June, shoutout sa'yo Malo June. Tsaka kay Pigeon TV, etc. So, shoutout sa'yo bro. Eh kung may channel din kayo, pwede natin i-promote yung channel nyo. Comment nyo lang sa akin kung ano yung channel nyo. O kung may channel mang kayo, kasi minsan nangyayari may channel kayo, sasabihin nyo support, pero ang nangyayari hindi nila alam kung ano yung channel nila, baka iba yun sa pangalan mo. So ang gagawin natin, yung link ilagay nyo dun sa comment para madali nating i-post sa description guys. Tulungan ko kayo maikalat yung channel nyo. Okay guys, no problem yan. Kay Kilian Isguera ng Apalit, Pampanga, shoutout sa'yo brother. Loobin ng Panginoon, makadalaw ako sa inyo pag pumunta ako ng Apalit. PPM na lang kita pag paparating ako niya. Usually nang kamotor naman ako niya kaya madali kita mapuntahan. Malapit ka lang naman siguro din sa Apalit. Kay Morning 7 Love. So, ito parang may channel din siya. So, supportan nyo rin siya. Si Kenneth Pineda. Yan, may channel din siya. So, shoutout sa inyo. Morning 7 Love. Tsaka Kenneth Pineda. Mga kapwa ko vlogger siya tatong mga to. Pero kung wala kayong vlog, okay lang din naman. At least na-shoutout ko kayo. Ulit kay Morning 7 Love tsaka kay Kenneth Pineda. Kay Greggy Matsusaki. So medyo nasisilaw ako guys. Kasi maliwanag yung ilaw ko. Yung quality ba ng voice na ano ko, na ina-upload ko mga video, okay na ba? Paki-just comment down below kung ano yung comment nyo dun sa video at saka sa sound quality, sa audio quality natin. Kasi may mga setup na akong binili. So namuhuna na ako. Para at least maganda yung content na maibigay ko sa inyo. Lalo na yung mga magagandang pangyayari sa karera natin. Ito rin, siyempre yung mga shoutout natin. Kailangan maliwanag yung boses ko sa inyo para naiintindihan nyo. Kay Greggy Matsusaki. Tingin ko parang hapon to eh. So shoutout sa'yo brother kung nasaan ka man. Kay Sak 865. Ito lagi kong kachat ngayon. Si Marlon Sumalileng. Nasa Abu Dhabi siya. So brother, ingatan ka ng Panginoon dyan. Sa Abu Dhabi, regard sa family mo. Siya ang pangalan niya sa YouTube, si Zach865. So, ano siya atin, supporter talaga natin to. Lagi siya nanonood ng mga vlogs natin. Isa pa natin, ano, supporter, si Dustin Cruz. So, kanina, video call ko siya. Nasa UK siya. So, nag-share siya ng mga kwento niya sa kalapate. Ayan, nag-sharing kami ng mga, kaya kung gusto nyong i-ano ako, video call ako, basta nasa harapan ako ng laptop, pwede naman. Pero pag nasa cellphone kasi, malakas kumain ng data yung video call, kaya iniiwasan ko rin yun. Pwede nyo akong i-video call dun sa Facebook.
Basta nasa halapan ako ng laptop, makamasagot ko kayo pag di ako busy. Shoutout din kay John B. Takadena. Yan, John B. Takadena, susunod lagyan mo ng ano ng lugar kung saan ka para ma-pinpoint talaga na ikaw yung sinashoutout ko. John B. Takadena, shoutout sa'yo, Brad. Ingatan ka ng Panginoon. Ito pa isang vlogger na kapwa natin vlogger, si Alba Love TV. So Alba Love lang yung nakasulat sa kanya, nilagyan ko lang ng TV para ma-distinguish ko na vlogger din siya. So Alba Love, shoutout sa'yo, bro. Francis Balagtas, ito, lagi itong sumusuport sa akin. Francis Balagtas, shoutout sa'yo, Brad. Ingatan ka ng Panginoon. At si Rustin Grobres, ang huli natin nagpapashoutout, si Rustin Grobres. Brother, alam ko, lagi ka nakasupport sa akin, kaya shoutout sa'yo, bro. Rustin Grobres, Tansa, Cavite, kalugar ko yan. So, muli, maraming salamat sa Diyos sa isa namang pagkakataon binigay sa atin na makapag-share ako ng video sa inyo at ma-shoutout ko yung mga tropa natin. Tsaka sa lahat ng bagong subscriber, papasalamat ako sa Diyos sa suporta yung binibigay niyo sa akin. Sana makasali din kayo sa mga parapol para maibalik ko naman sa inyo yung mga suporta niyo sa akin na noong nakaraan kasi tatlong young bird ang pinarapol ko kasi nagsabay-sabay yung 700, 1,000 tsaka yung monetization. So ngayon, ang next nating raffle, medyo mabilis na kasi ang patak ng ano ng subscriber, kaya 2,500 subscriber, may paparapol ulit akong isang young bird, isang young bird tsaka isang 100 peso load. So dalawa yung bubunutin natin, isang ibon tsaka isang load, 100 peso na load. So laging may load para merong konting twist. So, kung hindi ka manalo ng load, manalo ka sa ibon. Kung hindi ka manalo sa ibon, manalo ka sa load. So just to show you my appreciation, guys, talagang ginagandaan ko. Bumibili ako ng mga pang-setup natin sa vlog. May ilaw na to, merong microphone para maganda yung dating ng boses natin. Alam ko, guys, dadami pa tayo. Awat tulong ng Diyos, sisikat pa yung ating channel, yung pagkakalapati natin. Matalo-manalo, guys, kung anong mangyari sa karera ko, sishare ko sa inyo. Hindi ko kahihiya. Kasama ko kayo sa laban. Kasama ko kayo sa karera ko. Kung hindi man kayo nanonood man kayo gaano, at least makapag-share man ako sa inyo ng kaba. Alam niyo yun, guys, pag may umuwing ibon yung kaba, grabe. Noong nakaraan, umuwi yung ibon ko ng umuulan. Pang 21 siya. Ngayon, contender siya ng pan race. So, number 8 siya sa overallan. Loben, maganda pakita sa Linggo. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Medyo iksiyan ko lang para kasi may naunang video dito yung pag-preparing ko ng ano, yung pinili ko mga breeder sa summer. So, yung pinili ko mga breeder, may mga pasobra akong inakay doon. I-out ko yun, guys, i-out ko. Kasi ayoko naman magparapol puro young bird. Gusto ko ipaparapol ko na sunod, kundi breeder o yung finisher. Oh, para at least ganahan kayo, guys. Para talagang mag-support kayo, lagi kayo manood ng video. Tsaka, pakiusap ko, guys, pag nanood kayo, sana pakilike na lang automatic pag bukas nyo. Sana pindutin nyo na kagad yung like button. Tapos pag sinisipag-sipag kayo, comment na rin. Tapos pag lalo kayo sinisipag, i-share nyo na sa Facebook. Basta supportahan nyo lang, guys, yung channel natin. Basta pag tayo lumakas, guys, walang ano yun, walang problema. Alam nyo naman kung paano magparapol. So pag ginanaan tayo, guys, talagang sasabay-sabay yung raffle natin. So abangan nyo, guys, sa 2,500 subscriber, meron na naman tayong raffle draw. So isang young bird tsaka isang 100 peso na load. Loben, ma-share ko yung linya at ako sino man makakabili nun kasi hindi naman madami. Ilang piraso lang, baka wala pang 10 yun. Mabilis lang maubos, guys, kaya kung sino man yung makakakuha ng mga i-out ko, murang halaga lang naman, presyong kaibigan lang. Kayo nang bahala kung ano, kung kukunin nyo kagad o pagugulayin pa. Kasi minsan pasingsing eh. So marami na naka-reserve. Sana mapalaki nyo, mapatira nyo yung ibon sa loob nyo. Sana ilaban nyo. Kasi itong i-breed ko ngayon, panlaban to, guys. Pag nag-request kayo sa akin na pasingsing, tatanungin ko kayo kung panlaban o pang-breed. Kasi kung gusto nyo panlaban, ibibigay natin yung magandang cross. Tsaka kung anong laban, kung north o south o summer. Ganun tayo mag-ano. Tsaka kung gusto niya naman ng pambreed, papipiliin ko kayo sa mga breeder kung kanin ko-cross natin. Kung gusto niya ng pasingsing, ganun, guys. Pero kung ako naman pumili, tulad yan, ako pumili ng summer, talagang panlaban yung mga pinag-pairing ko, guys. Kaya abangan nyo, guys, abangan nyo. Meron akong, ano doon, raiso na inbreed. So, yun, medyo i-stack ko lang din yun. Papagulangin ko lang kasi gagawa ko ng family ng raiso. So, kung may lumabas man nag-resell doon, ibabalik ko ulit sa nanay. So, papataasin ko yung dugo ng reso. I-out ko yung kapatid, pero yung isa hindi. So, unahan na lang, guys. Wala naman tayong ano doon.
So medyo ano, pag-uusapan lang natin yung price doon. Pero alam ko kaya-kaya niyo yun, guys, lalo ma mga ano, mahilig kayo talaga sa Avon. Kasi ako talaga mahilig ako sa Avon. Pag gusto ko Avon, basta kaya ng budget ko, pinaglalaan ako talaga. So hanggang dito na lang, guys, ano, muli, ingatan tayo ng Panginoon at salamat sa Diyos.